Hi Kaito Nation! Welcome to this video. Ngayon pag-uusapan natin ng isang application kung saan pwede ka raw kumita, no, sa pinakamadaling paraan sa pamagitan ng pagtanggap lang ng text messages. Walang kahirap-hirap, ganun kadali lang kapatid. Makatanggap ka lang ng mga message, kikita ka na ng pera. Kung dati pwede kang kumita sa panonood lang ng mga video o pagsagot ng mga survey at kung ano-ano pa, ngayon makatanggap ka ng text message, kikita ka na ng pera. Ang tanong, totoo nga ba ito? At legal nga ba ito? So marami nagtatanong kung legit nga ba yung ganitong klase ng pagkakitaan. Kung too good to be true nga daw ba ito? Siyempre, ikaw ba naman, nung makatanggap ka lang ng message, nung kikita ka na ng pera. So ano nga ba yung application na ito, kapatid? Ito ay yung tinatawag na Money SMS app. Ano nga ba yung application na ito? Ang core function ng application na ito ay yung tinatawag na Get Paid To o GPT. Ang Get Paid To o GPT o GPT sites ay isang paraan na pagkakitaan kung saan no, pwede kang kumita sa paggamit o paggawa ng mga simpleng klase ng gawain. For example, pagsagot ng mga survey, kasama yan sa tinatawag na GPT o pag-view ng mga advertisement o tinatawag na PPC, pag-test ng mga games, no? Online shopping cashback, kasama yan sa tinatawag na Get Paid To app. O, example lang application ng kabilang sa GPT app ay yung Swagbucks. Isa pang example ay yung Index Dollar. Sa TikTok, mayroon din ganito. No, kikita ka ng coins sa bawat panonood mo ng mga video. Isa yun sa mga example ng GPT o Get Paid To. No, dito naman sa Money SMS, kikita ka ng pera once na makatanggap ka ng text messages galing sa Money SMS. At isang paraan yon para kumita ng extra passive income. No, para ma-visualize mo kapatid, no, pag-usapan natin kung paano ka makikita ng pera dito sa Money SMS. Once na install mo na yung application na ito kapatid, makikita mo dito na magkakaroon ka ng mga text message. Dito sa phone ko, nakatanggap na ako ng 82 message, okay, ng 30 days. So, makikita mo, ayan, May 7, nakatanggap ako ng 9 message, 4. So, bawat message na matatanggap mo, ay kikita ka po dito ng 0.02 euro cents. Okay? So, kailangan lang na meron kang internet connection at na kailangan lang na ang application na ito ay nakabukas sa background mo para makapag-send sila ng message sa phone mo. Pangalawang paraan kung paano kayo kita ng pera dito gamit ang Money SMS ay sa pamagitan ng referral program. So dito, once na mag-create ng account gamit ang referral code mo, so pwede kang kumita ng 30% sa withdrawal amount nila. For example, nag-withdraw ang referral mo ng 2 euro, no, pwede ka naman kumita ng 0.6 euro cents. Ang kailangan mo lang gawin ay ibahagi ang application na ito sa iba gamit ang referral code mo, then pwede ka nang kumita ng extra. So, yan yung dalawang paraan kung paano kayo kita ng pera dito sa Money SMS app. Ang tanong, sabihin natin na meron ka ng sapat na profit, okay, dun sa application, paano mo naman mawi-withdraw? Napanoorin mo to. Sabihin natin na kumita ka na ng 2 euro dahil ang threshold po dito para makapag-withdraw ay 2 euro. Once na gumamit ka ng referral code kapatid sa pag-register dito, pwede kang makakuha ng 0.25 euro cents. So, mas maganda na once na mag-register ka dito, ay maglagay ka ng referral code para makatanggap ka agad ng 0.25 euro cents. Okay? Ngayon, itry natin na mag-withdraw ng pera. For example, ito, withdraw lang tayo dito sa, ayan. So, i-withdraw natin to. Then, ayun na kapatid. So, hintayin lang natin kung talagang mapupunta dun sa PayPal account ko. So, after ilang minuto, kapatid, natanggap na natin, okay, makikita mo dito na natanggap na natin yung nirequest natin na profit sa Money SMS. Ngayon, pag-usapan naman natin yung maganda at hindi magandang bagay para malaman mo kung para sa'yo ba talaga ito o kung worth it ba itong gamitin. No, isa sa magandang bagay na nakita ko dito ay available po ito sa Pilipinas. May mga bansa kasi na hindi available ang application na ito. Yun ang isa sa advantage natin kasi nasa Pilipinas tayo. No, ibig sabihin, pwede mo itong gamitin at pwede kang kumita ng extra passive income dito. No, pangalawang nagustuhan ko dito ay madali lang itong gamitin. Install mo lang yung application, mag-sign up ka, then automatic na lahat na mangyayari. Every time na makatanggap ka ng text message, pwede kang kumita ng 0.2 euro cents. Pangatlo, mababa lang yung threshold pagdating sa payout dahil 2 euro lang ang kailangan mo
para makapag-withdraw ng pera dito sa loob ng Money SMS. Pangapat na nagustuhan ko dito, ang application na ito ay safe naman gamitin. No, paano ko nasabi? No, pag-usapan natin yung mga red flag sa ganitong klase ng application. Unang red flag para masabi mo na ang ganitong klase ng pagkakakitaan ay isang malaking scam, no? Kapag ito ay kabilang sa tinatawag na EasyTas fraud, no? Ito yung pagkakakitaan na pwede kang kumita sa pinakamadaling paraan sa pamamagitan ng pag-take ng task araw-araw. Para malaman mo na ang isang GPT app o GPT size ay kabilang sa mga tinatawag na EasyTas job fraud. Kapag una ay once na meron itong membership fee o baka ka makapagsimula ay kailangan mo muna magbayad ng pera. Once na nakabayad ka na, pwede ka na makapagsimula na mag-take ng task araw-araw, no? Yun po ay isang red flag, no? Once kasi na mayroong membership fee, wala talagang totoong kliyente ang application na ito. Ibig sabihin, nabubuhay lang ang application sa membership fee o sa madaling salita, isa po itong Ponzi scheme at pyramid scheme, no? Pangalawang sign para masabi mo na kabilang ito sa EasyTas job fraud ay unrealistic return. Ibig sabihin, fixed income dahil wala naman talagang totoong kliyente. So, pwede mong panoorin ng video na to kasi dyan ko tinalakay about sa EasyTas job fraud. Ang kagandahan naman dito sa Money SMS ay meron talaga silang totoong kliyente. Ang tanong, saan ba ginagamit o bakit ba kailangan natin makatanggap ng mga messages at saan galing ang mga message na ito? Ang ganitong klase ng platform kasi ginagamit sa tinatawag na test message. Meron kasing mga company na nagtetest sila ng message para malaman kung ang isang ang kanilang message ay gumagana o yung tinatawag na katulad ng mga OTP, importante yan sa isang platform. So kung hindi na makatanggap ng OTP ang isang user, medyo bad review sa kanila yon. So maganda na gumagamit sila ng test message para mapanatili ng pagraran ng mga OTP. At isa ito sa advantage natin para kumita ng pera. So, para ma-visualize mo yung mga message na natatanggap galing dito sa Money SMS, na panoorin mo to. So ito naman yung example ng message na matatanggap mo galing sa Money SMS. For example, ito sa Google Gold Verification, meron ka may kitang no name available. Ibig sabihin, galing po yan sa Money SMS. Lahat ng message na may nakalagay na no name available, galing po yan sa Money SMS. So ayan, sa Microsoft, verification, verify sa PH. Ayan, PH, Akulaku. Ayan. Mga madalas ang matatanggap mo dito ay mga OTP na mga company. Okay? Sa experience ko dito, karamihan ng nagbe-message sa akin ay galing sa Google. So, hindi mo na kailangan pansinin yan. O, pagkatapos mong ma-receive yung message na to, pwede mo na yung i-delete. Okay? Isa pang sign kung bakit ko nasabi na safe ito, no, kung titingnan mo dito sa permission, sa setting ng phone mo, ang allowed lang dito ay yung call at SMS. Yung contact, hindi makukuha at pwede mong i-remove yung permission kung hindi ito ginagamit. So, makikita mo na walang ibang ginagalaw ang application sa phone mo. So, big thumbs up tayo dito, kapatid. Dahil masasabi ko na safe talaga. Isa pang sign kung bakit ko nasabi na safe ito, isa kasi sa red flag sa ganitong klase ng pagkakitaan ay magsisend ang application ng mga links. Okay? Once na kinilik mo yung link, automatic ma-hack ang phone mo o mapapasukan ng virus. Ang kagandahan naman dito sa Money SMS ay mga verification o OTP code lang yung matatanggap mo at hindi mga spam links. So yun yung mga nagustuhan ko sa application na ito. Ibig sabihin, tunay na mga test message lang yung matatanggap mo. Napag-usapan naman natin yung mga hindi ko nagustuhan sa application na ito. Isa sa hindi ko nagustuhan sa application na ito, hindi po ito available sa iOS at hindi rin po ito available sa Google Play. No, paano mo magagamit o paano mo ma-install? No, para ma-install mo ito sa Android phone mo, gagamit ka ng o magda-download ka ng APK. So kung medyo maselan ka sa part na 'yon, so sa tingin ko hindi ito para sa iyo, kapatid. Isa pang nakakalungkot dito dahil APK lang ang pwede mong i-download, no, hindi ito available sa iOS. Okay? So ibig sabihin hindi mo ito mai-install sa iOS. Ang kagandahan lang kasi sa akin kung bakit nakapag-download ako ng ganitong klase ng application kasi may phone ako na extra na hindi ginagamit at hindi maapektuhan kung possible na merong threat sa
pagdating sa security ng mga account ko. So okay lang sa akin na mag-download ng mga ganitong klase ng application. Pero base naman sa experience ko at permission ng application na ito, wala akong nakikitang kahit anong threat para masabi ko na hindi safe yung mga account ko sa loob ng phone. No, pangalawang hindi ko nagustuhan dito, mababa po ang pwede mong kitain. So base sa experience ko, hindi ganun kadaming text message ang may papadala sa'yo. Siguro dahil marami na o baka hindi ganun kadami yung kliyente nila para sa pag-test ng mga message. Pangatlong hindi ko nagustuhan dito, kailangan mo ng internet connection at kailangan naka-open ng application sa background. No? Bakit ko nasabi na hindi maganda? Kasi once na mahina ang internet connection mo, hindi ganun kadami ang text na makukuha mo galing sa money SMS. O pangalawa, dahil nagra-run ito sa background ng phone mo, isa ito sa makakapagpabilis, makapagpalobat ng phone mo. Kaya madalas, hindi umaabot ng isang araw ang phone ko kahit hindi ko naman ginagamit. So isa yung sa mga disadvantage once na gumamit ka ng ganitong klase ng application. So yan yung mga hindi ko nagustuhan sa application na ito, kapatid. Ngayon, para sa akin, kung ako yung tatanungin, safe pa yung application na ito? At recommended ba itong pagkakitaan? Para sa akin, masasabi ko na safe naman yung application, pero kung pag-uusapan natin yung profit, hindi ganun kalaki yung magiging profit mo dito. So huwag kang umasa na malaki yung magiging kita mo dito. So para sa akin, pagdating sa profit, okay, ay hindi siya worth it. Okay? Pero pagdating naman sa safety, okay, nakikita ko na safe naman ang application na ito, pero pagdating sa profit, hindi ko masasabi na worth it itong gamitin dahil hindi ganun kalaki yung pwede mong kitain sa isang buwan. So ngayon, ikaw naman yung tatanungin ko, kapatid, ano yung masasabi mo sa application na ito? Worth it ba itong gamitin? O isa lang ito sa mga application na hindi maganda gamitin? So comment mo sa baba ng video na to kung ano yung masasabi mo sa application na ito, kung ano yung kuro-kuro mo, para malaman natin kung ano yung opinion mo dito sa application na ito. So dito nagtatapos ang topic natin ngayon. Kung marami ka natunan, no, give me a big thumbs up. So share this video, comment below, subscribe. At huwag mong kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa video na gagawin natin. Sa muli, I'm Neil Yanto. I'm Internet Marketing Vlogger. Bye-bye!